Okay, so for this recorded lesson, we will discuss about first the browser and the developer tools. So as you have already known, ang atong browser is a way for us to view the websites, even in different platforms like mobile devices. Need kaya po naton sang browsers para ma-view natin ang contents sa website. Although before no, you can still access certain website in terminal or a command line para makuha mo inyong content, but it doesn't look like the way na i-view natin sa browser. So there are other ways, but it's just basically downloading the HTML content, but hindi na siya naton ma view siya. So we do need a browser para ma-view naton ang isa ka website. So basically na siya, kung mag-access kita sa isa ka website, we need a certain URL. But for now no, sa aton nga ano nga last nga course, we open our website by opening a certain HTML files, then open siya natin sa aton nga browser. Like for example, ari no, ang index.html, we open siya natin sa aton nga browser like Google Chrome. So kung ma-notice ninyo, ang URL sa babaw diri may makitaan ka mo nga file. So right now ang aton index.html is open via the file or gin-access sa naton in a file location. As you can see here, kung i-click natin ang file, you're viewing a local file or shared file. So pwede man na siya naton ang ma-access kay amo man lang siya pinaka-basic no, na naka-network siya. We are the way the internet works is i-access lang na siya natin ang file into another computer. But nowadays, no, those file or HTML file are accessed through networks and networks and networks and networks. So, amo na siya. But basically, no, amo na, no, we are just accessing a certain HTML file. So, kung sa may ano naman, kung sa mga online siya, manotice ninyo ang URL. Let's say, ari siya na makita mo is naka HTTPS. So, meaning, gin-access naton ang website niya ni or ang page niya ni via the HTTPS protocol. Kagina, no, gin-access siya naton niya by the certain file access. Ari, kita mo naton ang iyang protocol is file man siya. Or basically, FTP siya. Siguro, I think, no, amo natin. Amo na pag-access sa certain files. So, that's the basics, no, sa ato nga browser. So, we need to use the browser to access our website. So, next is a tool that we need to learn, no. I think this is the essential, you know, when you are a web developer, is to know how to use the developer tool. So most modern websites or popular website already has these certain tools. Medyo different ang pag-construct, but still ang ila purpose is the same. So ang aton naman yung ano, just to let you know, no, ang Windows Edge right now is came from the Chromium nga project. So meaning si Chrome naton kag si Windows Edge subong came from the open source nga Chromium nga browser. So Chromium is an open source nga web browser. So right now si Chrome kag si Windows Edge diri naka-base ang ilang core nga code. So kung ma-notice ninyo, may similarity gawa ang Windows Edge kag Chrome.
So para i-open naton or i-access or para magamit naton si developer tool, we need to use, there are two ways, no? So there are two shortcut keys. You can either use Control Shift I. Then you'll see ma-open siya ang ato niya developer tool. Kung i-press mo liwas si Control Shift I, so matago siya or madula. The other shortcut key is F12. Yeah, so si F12 same man siya no nga shortcut key. Kung i-press mo liwat, matagol man ang ato niya developer tools. Okay? So si developer tools offer a lot of functionality. Very useful siya for debugging or analyzing a website or web page. Kay kis ano sometimes sa amon nga case or sa akong case, there are cases na hindi mo masyab directly ma-access ang isa ka website. So maybe you are waiting for the login details sa isa ka password, sa isa ka website, or you are waiting for a certain privileges para magaan ka, mag-grant ka sa access. So sometimes I test out, na-test ko siya ang website without having any actual access sa or permission sa isa ka website. Like this, for example, let's say because to ni client is isla ni siya ang text. So since wala pa kuya access for now, so pwede ko siya yama hampang-hampangan anay para makitaan ko kung ano giman ang iya nga itsura. So sa developer tool, let's say isla ni ko no ang text. Kung may makitaan ka mo din mouse cursor or mouse arrow, manotice ninyo may ambal siya, select an element in the page to inspect it. So, ang shortcut is Control-Shift-C. So, Control-Shift-C, manotice ninyo nag-blue na siya ang icon. So, meaning activated na ang inspector na ito nga element. So, kung i-Control-Shift-C kaliwat, so matagol din ma-deactivate siya. Okay, so inspection nato no, so inspect. So inspect nato ng taga element. So kung i-hover mo na siya ang mouse cursor mo, manotice nino naga highlight or naga color siya ang mga text. So meaning na siya at each highlighted text or panel or section are the element itself sa ato nga website. So, kung manotice ninyo, kung i-click ko ni siya ang Hello World, manotice ninyo sa dalong, naga-jump ang line niya ni into its corresponding code. So, meaning pag-click ko ni sa Hello World, automatically ma-highlight man ang code sa Hello World nga paragraph. So, kung makita ni mo, ang ato niya Hello World is content siya sa ato niya H1 niya element. So si H1 na siya, it is used for heading. So when say heading, muna siya ang large text, usually for titles, no, or usually for highlighting a certain important phrase or paragraphs or text sa inyong website. So, kung manotice ninyo sa aton nga notes to, ang aton nga headings are from H1 to H6. So, the lower the number, the bigger the text. So, again, ang kagina, try siya nato ni edit. So, you can just right-click here. Or before that, no? Kagina, pag-toggle nato sa inspector element. So inspector, pag hover mo, manotice mo may nagpa-pop up siya sa dalom. So makita mo may ara nga H1. So meaning ang content ni or text is the content of an H1 element. Then you'll see there sa may right side sang pop-up may 1350x or by 1350 by 37. So meaning na 1350 is the width sa aton element and the 37 is the height sa element. So certain information ano ang gina
hatag sa ato ni developer to. So, mabalaan mo na siya right away nga amo na siya gali ang element. So, kung i-edit mo siya, so right-click mo na siya ang line or ang element, then you'll see there, mayara siya edit as HTML. Then, manotice niyo do nag-text area na siya or editor na siya, meaning pwede na siya ma-change or ma-edit ang content. So, now, let's say, hello world, by Prolio. So, kung gusto mo na siya i-commit ang change kani, just click outside sa aton nga box or editor. So, let's say, click ko lang na siya ang body. Then, automatically, on the fly, na-change ang aton nga text. So, take note, ang aton nga gin-edit kagina or bago lang, it doesn't affect our original file. Kaya ang aton, ang code nga dire nga aton makitaan is just a copy of our page. So, matabo na siya once you open a browser on certain page or certain HTML file, gina-download yun na or gina-copya sa kaugalingon niya. Once ma-download yun na, then drag na dahil i-render ang itsura sa inyong website. So, dati sa sarili ha, nga kung i-open mo itong imong file, basically expect ka nga ang file mo to na change na. So, to prove that, i-open natin siya ang aton nga index or aton nga HTML file. Then, kung manotice ni mo, same gyapon ang aton nga H1 nga content, wala siya nag-change sa aton kagina nga gin edit. Kung i-refresh ko siya, i-click ko na siya ang reload nga icon or ma-control R ako, shortcut for reload. Then, what happened is, gin-download liwat ni browser ang aton nga file nga index.html. So, careful ka lang, no? Basi later on, malimtan mo siya. Let's say, maging edit ka na. Kagnalingaw ka na siya. Nalingaw ka na. Then, maybe, after a few minutes nalimtan, muway mo nakopya ang gin-edit mo. So, ma-expect ka nga, basi araw pa na pag-refresh is, nadula na. So, there are some cases nga, I mean, as fast as possible, no? Try it kita edit sa aton yung file. No? Drag lang kita edit. So, ang ato lang na actually ginaubra is kung gusto naton right away, makita nato ng changes. Or maybe wala pa ka mong access sa file or say sa ka webpage, no? That's why you need to play around with the page until matag na sa aton ang access. So, very useful yung siyang aton developer tool. Very powerful. So, let's try to analyze to, ano, no, to play around with the developer tool. Like, for example, try natin i-change ang element sa aton nga developer tool. Let's say, islanta ni siya be as instead ang P or paragraph, islanta siya sa bolded or strong na. Kung manotice ninyo, pag type ko din strong, automatically again, change man ang closing tag ni developer tool. No? So, very handy. Let's say, balik sa P. Na. So, automatically manotice ninyo na change man diri sa P ang closing tag. Is lang tabi sa H2 ang H1. Na. Enter. Na automatically na change man ang aton element from H1 to H2. So later on, no, we will discuss about ang diringa site, no? But basically no, ang site na diri is for CSS for styling. So kung i-click mo na ang any element, then ma-change man dayon ang
diri nga, ma-change man ang iya nga styles, no? Kay sari-sari nga element, sari-sari man nga style. But I want you to, focus on the, at the bottom, sa aton nga developer tool. Okay, gusto gin-move ko siya na isa, right? By the way, no, mag-move kita sa developer tool sa area or sa section yung gusto naton, or kung diin kita mas prefer, si click nyo lang yung tatlo ka ellipsis. So, pag-click nyo na siya, you have there four options. So, the on the first, on the right, so, madak kita sa right, nari siya. Makit ano man na kay dumi kagwa nga, ano siya nga tool, no? So, click mo na siya, then ma-jump sa right side ang ato niya, yung developer tool. Or kung sa dalong, nasa sa dalong man siya, kung sa left, then sa left man siya. Pero kung gusto magidya nga ipabaon siya sa aton browser, so i-click mo ni siya ang undock. So kung mag-undock ka, meaning ma-separate siya yung window. Pero kung ma-notice nyo, hindi siya yung view to front, no? Hindi siya yung kung i-click mo ng aton nga browser ka, dula man ang aton nga developer tool. That is because na overlap siya sa aton nga browser. So mas recommended siya kung i-separate mo siya nga window kung naka dual screen ka nga monitor. So nami siya ang imo experience when you're debugging, no, mas nami siya ang feeling, no, kay you are viewing on the other monitor ang imong developer tool while on the other monitor naga-view ka man sa imong HTML nga page. So there is no wala distraction, no, when you are using the developer tool. Okay, so balik kita gina sa aton nga unbox diri sa dalong. So, by the way, this is the box model. So, we will discuss more of this on the CSS na nga topics sa aton nga course. But to just give you an idea, no, ang box model is a structure yung gina-follow sa tanan-tanan nga element. Kung manotice ninyo, kung i-hover, kung nandiri ang hello world, manotice ninyo may orange sa dalom kagbabaw, kag at the center may blue kita nga may makitaan. So ang silingon nyo na, ang orange nga na is ang margin. So ang margin is a space outside sa ato ni element. Na, so discussed na siya. So kung manotice nyo may 19.920. So meaning ang top na at nga margin is 19.920 and the bottom margin is same man is 19.920. So kung manotice nyo may dash lang diriyo sa right and left, meaning wala na set ang margin sa left and right. Okay, manotice ninyo ang orange ara lang sa babaw kag dalong. Pero kung butangan ta na siya, no, just to show you lang, no, ito mo click mo na ang dash nga na. Para yung double click ko, let's say 30px. After that, matab ako para ma-commit ang change or ang value. So, kung i-hover na itong liwat ang box, manotice ninyo sa may during a right side, nari siya. Sa right side, may space naman nagdugang ang orange. So, meaning, sa right side sa aton nga element may 30 nga margin. So let's try to add, no, another one sa left naman, let's say 50px. Na, so kung i-check naton siya, kit ano do nagdako-dako ang space sa may left side sa aton element. That is because gin-set naton ang margin into 50 pixels. Okay? So what comes after the margin is ang aton nga border.
And then inside sa ating border is ang padding. So si padding naman niya is opposite na sa margin. So si padding niya is a space inside sa aton niya element. While si margin is a space outside sa aton niya element. Okay? Again, this is just a preview. We will deal more of this sa ato na nga CSS. Just try to remember lang na there is a thing called box model. So, tanan-tanan yung element nag-follow sa amo na nga format or structure. Okay? Okay, so what else? Ano pa din aton pwede maubra sa aton nga developer tools? So, the other one is ang very useful is ang device toolbar. So, si device toolbar ni siya. Kaya nowadays, no, hindi lang PC or laptop ang ma-access natin, magamit natin to access websites. But nowadays, pwede na smart TV, smartphones, and tablet. So, do kung web designer ka mo, so do nag-uti pa kit ang ulo-baon ninyo. Kay sa amon niya nga time, ang nabutan ko pa yung nuna kit, browser lang kit ang amon niya ginaproblema. So, sari-sari nga version sa browser. Amo lang nagproblema ako namon. So, dapat ang amon nga website, nami siya tanawon sa Internet Explorer, sa Opera, Safari, sa Firefox, no? And Chrome. But nowadays, no, you have to take into consideration ang other devices. Bakay, I think there is a huge percentage in the internet right now, ang mga internet user that uses mobile devices. So, napirdigid, no, sa mobile devices ang mga PC users or laptop users. So, kung kliyente ka or ikaw ang tag-iyas ng isa ka website, you need to focus a little bit on your mobile users kay most of the traffics are coming from them, no? So for you to check, no, kung ano gimang itsura sa imong website in a mobile device, so the device toolbar is the right tool for that. So kung i-click mo na siya, same ano, blue man siya. So, meaning, ano siya? Activated subong ang device toolbar. Kaya kung manotice ninyo, nag-change ang view sa aton nga browser. So, within this area, ang puti nga ni nga box nga ni is our presentation area. So, when you say presentation area, makitaan ang itsura sa aton nga website. So outside from the outside sang box na da is just a white space, no? So blank space naman siya. Okay, so kung gusto mo siya, let's say i-view ang imong website in an iPhone 10. So click mo lang ni siya ang diring drop box. Then click mo lang ang iPhone 10. Then ma-notice niyo nag-change ang iya nga ratio, ang dimension sa aton nga presentation area. That is because ang aton iPhone is by default, no, is 375 pixels by 812 pixels. So right now, though medyo ano pa siya, no, medyo gamay siya. That is because ang iya nga ano na nga percentage ng screen is 68. So, kung gusto mo ang actual niya gid nga scale, so ipilion mo ang 100%. Then you can either rotate, no, or check mo siya as portrait or landscape ang imo nga orientation. So kung i-click mo na siya, na so naka landscape ang ato niya orientation. So maybe gusto natin iPad. So, amo naman niya ang dimension or scale sa ato niya iPad. Pero kung ang imo nga device nga target is wala diri, you can just click here the responsive and check mo kung ano ang dimensions ng imo nga device, no? Let's say ang device nimo is 800 by 600
pixels ang iyang dimension, no? So kung wala di siya sa iyang choices dire, so you can customize the width and height of your device. Okay? Now, so we will discuss further about this, no? When we have our CSS na kay mas enjoyable niya siya kung CSS na nga. Okay? But take note, no, ang atoning anong devices diri nga available, hindi siya 100% accurate. Okay, actually na siya ang iya malang na ginobra diri sa device toolbar is setting the width and height of the view, no? I-change siya malang na ang view into a certain dimension where it imitates the width and height of a certain device. No, let's say sa iPad. So, sa iPad is 768x1024 ang iyang dimension. Actually, amuma lang na siya, no? So, later on, kung mag-ubra ka mo, so, bear in mind nga hindi niya 100% nga, no, nga accurate ang aton nga device toolbar. So for you to check, no, kay sometimes not all devices may ara kita. So maybe later on may ara niya trial ang browser stack. Na. So si browser stack offers an actual what I call that, emulated devices, no, para ma-check mo gid kung ano gid ang itsura sa imong website kung i-open sa iPhone or sa tablet and so on. So you can try this, no, but take note trial lang ng iyang i-offer. So you have to kung gusto kong later ano kung gusto nyo gid siya i-ano i-avail. So you need to purchase it, no? Maybe later on kung mag-ubra ka mo, you need to have this, no, para ma-ano mo git ma-test mo git ang itsura sa inyong website. Fortunately sa ako, no, amo ni siyang tools, it was provided by my client. So may ara siya subscription, so I just access the his account, no, para ma-check ko tanan nga ang itsura sa website ko in different platforms. So the other one is kung gusto mo git ano manumano kag libre, you can just use the VirtualBox. So si VirtualBox pwede ka da ka install different OS, no, bisika ng Android pwede ka da ka install para makitaan mo siya in an actual device or the actual environment. The other one is maybe magamit ka BlueStacks. Kung sa iPhone naman mayaram sa service, but usually dre naman lang git sa browser stack tanan, no? One place. Pero kung gusto mo gidyang ado mag manumano ka gidyang install sa imo, so you can install operating system in the Oracle VirtualBox na lang. Libre siya, pero you need a lot of work, no, para ma-set up mong imo nga mga emulators. Okay, so so far no aton malang focus sa web design is ang elements nga tab, device toolbar kag inspector element. So the rest ni siya usually sa mga advanced naman ni siya, no, kung i-analyze mo ang traffic sa imong website, so diri mo siya makit-an. Okay, so that's it, no, sa aton nga browser and developer tools nga topic. So see you in the next video na lang.